5 plus 6 plus 4 equals 15. Unang bahagi pa lamang ng taong 2021, pero 15 na ang bagong Lotto Millionaires. Ang bawat pagtangkili sa larong may puso ng PCSO ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw naman ang dapuan ng swerte. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Cayanong sa Target on Air. Mukhang nakapuntos na naman mga kaibigan. Ito hon si Magda Lotrillanes, kalaban ho sa gobyerno. Eh paano naman ho kasi? Kumbagay kinatigan ho ng Court of Appeal yung naging desisyon ng Makati Regional Trial Court na nagbasura ho dun sa kaso ho niya dun ho sa Court of Date of Laban ho sa kanya. Ito pa ho yung panahon po ni Madam GMA Arroyo, kung natatandaan nyo. Di ba dun ho sa naging decision, no? Sinabi ho ng Special 11 Division ng Korte, yan ho naging petition na isinampa ho ng gobyerno sa pamamagitan ho ng Office of Solicitor General. Kumbaga, wala daw hong merito. E, alam nyo naman ho ang Office of Solicitor General kay Solgen Kalida. Diba, yan ho'y naging instrumento dun ho sa co-warranto na isinampa ho kay Lourdes Sereno. Pero ang version ho dito, kung natatandaan nyo, ipinawalang visa ho ni Pangulong Duterte noong August 31, 2018, yung amnesty dito ho kay Trillanes. At inutos ho dun ho sa kanyang, kumbaga, yung mabilisang pag-aresto. At binigyan ho yan noong 1987 Constitution, ang Pangulo, kumbaga, meron hong kapangyarihan, di ba, na magkalob ho ng amnesty doon ho sa, kumbaga, meron hong pagsang-ayon ang mayorya hadyan ho sa Kongreso, mga kaibigan, kasi yung amnesty, eh, kumbaga, ito ho yung nagbibigay ho ng pagpapatawad doon ho sa ipinagkaloob sa mga tao na nagpapalampas at bumubura dun ho sa mga pagkakasala, di ba, na ibinibintang ho sa kanila. Dahil noong 2010, pinagkalooban ho si Pangulong Pinoy, di ba, si Trillanes, marami ho to eh. Ay, yung mga miyembro dun ho sa militar ng amnesty, dun ho sa lang pagkakasangkot. Ito ho yung 2003 dun ho sa awkward immunity. Kumbaga, ito ho'y naging instrumento ni Trillanes para masigit ho siyang makilala nung panahon na yon. At nung 2006, dyan naman ho sa Port Bonifacio Marine, stand-up. Nung 2007, dyan naman ho sa Manila Peninsula Sea. Kumbaga, napakarami ho niyan. At bigo ho yung tatlong kudita na naglalayong palayasin sa pwesto. Diba? Ang hinalinan ho ni Aquino, kumbaga, yung panahon ho ni Madam GMA Arroyo, di ba? At sabi nga ho nila, ito hong si Trillanes, isa hong junior military officer. At sinampan ho yan ang kaso kaugnay ho dun sa kudita. At nung makulong ho yan, eh kumbaga, tumakbo ho senador at nanalo. Eh di ba, nung last month, ating nakausap ho yung mama. At dun ho sa pagbigay ho ng amnesty kay Trillanes, yung mga kaibigan, ginamit daw ho ni Aquino yung executive clemency o yung kapangyarihan, di ba, na gawad ho ng konstitusyon na nagpapahintulot dun ho sa mga presidente, kumbagay alisin o burahin yung pagkakasala dun ho sa mga taong sumailalim dun ho sa paglilitis. Eh kumbaga, para daw ho patawarin at nahatulan doon ho sa mga kasong krimen o bawasan ho yung parusa. At kung di ako nagkakamali, meron ho yung proclamation number 75. Ang sabi ho doon ni Pinoy, kumbaga,
sa pagsang-ayon sa Kongreso. Adun ho sa krimen hong ginawa ni Trillanes at dun ho sa kanyang mga kasama o yung akusado. Eh sabi nga ho eh, nabigo ho dun sa kudita. Eh pinawalang visa ho mga kaibigan. At batay naman ho dun sa proclamation number 572. Eh kumbaga katulad ho yan. Noong September 4 o 2018, yan ho yung ipinahayag ho ni Pangulong Duterte, yun hong amnesty o pagbigay ho mga kaibigan. At inutos ho doon sa Proclamation 572, ito ho yung sandataang lakas, diba, ng pulisya. Nagamitin ho lahat yung sinasabing legal o paraan upang arestuhin nung araw. At diba, si Trillanes. At para naman ho kay Senador, abaya, maibalik ho dun sa pasilidad ang sinasabing detention. Eh, napakarami na ho eh. Kumbaga, kung karanasan lang din ho sa pag-aresto, subok na ho yung mama. Eh, di ba't nauna nga hong inakusahan, ito hong si, inakusahan ho ni Trillanes, ito hong si Digong, sinasabing tagong kayamanan. Kaya nga, napakalaki rin eh. Kumbaga, laking bagay din ho ng ginawa ho ni Magdalo Trillanes. Eh, kumbaga, mas sigit ho nakilala. Sabi nga ho ni Senador Bongo, nung huling makausap ho namin, na siya ho special assistant to the president. Eh, sabi ho nung mama eh, abay, nagpapasalamat daw ho siya kay Trillanes dahil nung panahon na siya ho iniimbitahan ho sa Senado, abay, naging senador ho yung mama. Ibig sabihin, iba hong PR man. Eh, kumbaga, kapag ikaw ho'y kapwa senador at si Trillanes ang pinag-uusapan, eh, kumbaga, masigit pong pinanunood ho ng taong bayan. Eh, bakit tamo? Eh, kumbaga, siya ho yung tinik ho sa lalamunan eh. Pero nagdeklara ho siya na ang plano, abay, kapag kada ho hindi ho nagdeklara, ito hong Liberal Party, abay, tatakbo daw ho yung mama. Eh, ang tanong eh, sino pa ba ho maniniwala ho dun sa mama? Eh, kumbaga, halos lahat ho ng DDS, eh, galit ho kay Trillanes. Sabihin na ho natin, meron pa rin ho siyang solid vote. Eh, kumbaga, hindi mo pa rin ho makukumbinse ang taong bayan dahil wala ho siyang ginawa, kundi ho atakihin, siraan ang ating gobyerno. Kagaya lang ho dun sa usapin ho sa West Philippine Sea. Tama, yung paglutang ho ni Enrile, bagamat questionable ho dun sa mama, and sabi ho din ni Trillanes, ando wala naman ho nga naibigay ho na magandang impormasyon, ay ito ho si Enrile na ipatawag ho ng palasyo ho ng Malacanang regarding ho dun sa usapin ho dun sa West Philippine Sea. Ngayon, dito ho sa pagbasura ho mga kaibigan, dito ho sa kaso na to, eh di ba't kamakailan eh, pinagbabayad ho ng Makati RTC? Ito ho nga kaso ho nga libel ni Trillanes laban ho kay Binay. At napakaliit lang, sabi nga nila eh, kasino na ho yun? Kaya itong kampo ho ni Digong ho mga kaibigan, eh para bang ilag ho, kapag ho nagsasalita ho yung mama, nga ito ho si Trillanes, eh sabi ho yun ang kampo ho ng Liberal Party. Eh di ba't kamakailan, parang may imbitasyon yata ang yung grupo ho ni na Associate Justice, kaya ito ho si Carpio, parang iniimbitahan ho si Ping Lacson, na ikinukonsider ako na kandidato sa pagpangulo. Eh kung di ako nagkakamali, tinanggihan ho nung mama dahil meron ho silang binubuo, kumbaga yung Ping at saka ho si Tito Sen. At dun ho sa Twitter account ni Ping Lacson, at ang sabi nga ho nung mama, abay, hindi ho biro na pagdikdara mo, yung pagtakbo mo hong presidente. Eh kumbaga yung pasakit ay yung problema ng ating bansa, abay, hindi ho biro. Eh, kasi marami na hong espekulasyon na lumutang ho mga kaibigan ay yung mga pangalan o yung kakandidato. Eh, bagin sa mga local lang ho eh.
Eh, kumbaga, ginagamit na hong makinarya ang Facebook, lalo na ho ang social media. Eh, kumbaga, napakabilis yung instrumento kumpara ho nung araw, ha? Eh, kasi nung di pa ho uso social media, abay napakahirap para ipakilala yung isang kandidato. Eh, ngayon ho, gumawa ka lang ho ng Facebook page. Tapos, meron ka ho naka-assign ho na admin. Depende ho yan kung yan ho propaganda. Kasi meron ho lumabas yung fake news doon daw ho sa isang Viber group ni Yorme Isko Moreno. Para bang may pinag-uusapan ho doon yung plano ho nung mama o yung pagtakbo ho niya. Sabi ho nung kanyang chief ho ng PIO, yan daw ho fake news. Eh, kumbagay, napakaaga ho talaga. At napakadali ho kasing gumawa ho ng mga fake account at papalabasin lang ho sa publiko na sila ho yun. Kumbagay, alam ho nila kung sino ho yung nagpapatakbo na yun. At meron ho mga nagpopondo. Doon ho sa Twitter account ho ni Ping Lacson, may in-expose ho yung mama eh. Under secretary pa. Siya ho yung nagpopondo ho doon sa mga troll. Eh, kumbaga, naka-organize na ho kasi yan eh. At sa dami ho ngayon ng mga vlogger, abay ginagamit na rin ho yan ng mga kandidato. Kung paano nila aatakihin yung kalaban ho sa politika, ha? Oral sa Pilipinas sa 3:14 ng hapon, ang oras sa tiyan sa inyo ng PCSO. 5 + 6 + 4 = 15. Unang bahagi pa lamang ng taong 2021, pero 15 na ang bagong Lotto Millionaires. Ang bawat pagtangkili sa larong may puso ng PCSO ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw naman ang dapuan ng swerte. March 1521, umusbong ang pananampalatayang Kristyanismo sa Pilipinas. October 1934, nalikha ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, isinabuhay ng ahensya ang makakristyanong kaugalian ng paglilingkod at pagmamalasakit. Ang PCSO ay kaisa sa pagdiriwang ng 500 taon ng ating pananampalataya.